Mga bagay na gustong gusto ng pusa. Yo, what's up guys? It's Clark TV here. Ang mga pusa ay cute tingnan. Lalo na kapag nagmeow sila at nilalambing ka. Pero bilang isang cat owner, kailangan mo rin maintindihan kung ano ba talaga hilig ng mga pusa mo. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay pare-pareha sila ng gusto. Kaya narito ang 10 bagay na gustong gusto ng mga pusa. Matulog. Sa bawat sulok ng bahay, makikita mo na lang siya nakalampaso sa sahig, upuan, o kahit sa ibabaw ng cabinet na natutulog. Ang isang kuting ay natutulog ng 12 to 16 hours kada araw. Ang mga pusa ay mga nocturnal creatures o gising lagi sa gabi, kaya natutulog sila sa araw. Mas matagal matulog ang mga kuting at mga matatandang pusa kaysa sa adolescent na pusa. Pero kung nababahala ka sa ganitong sitwasyon ng pusa mo, mainam nang bumisita ka sa malapit na veterinaryo sa inyo. Grooming. Makikita mo na pagkagising ng alaga mo na nagugroom o naglilinis ng sarili. May mga ilang dahilan kung bakit sila mahilig sa paglinis ng kanilang sarili. Una, mapapanatili silang malinis. Kapag sila ay malinis, may iwasan silang maamoy ng ibang mga hayop. Sa pagdila ng kanilang balahibo, mawawala ang mga amoy na na-absorb nila. Pangalawa, nagiging maganda ang coat at balat nila kapag regular na nagugroom ang pusa. Sa pag-groom nila, nagiging maganda ang kanilang balahibo at mukha silang healthy. Pangatlo, nakaka-relax ang grooming. Ang grooming para sa mga pusa ay parang massage o masahe. Isang paraang pampakalma at pampatanggal stress sa mga panahong kinakailangan. At panghuli, pang-cool off nila ito. Kung sa aso, sila ay hinihingal kapag pagod. Sa pusa naman, dinidilaan nila ang balahibo para gumaan ang kanilang pakiramdam. Sariwang pagkain. Kung ayaw natin kumain ng panis o hindi sariwang ulam, ganun din ang mga alaga nating pusa. Maselan ang tiyan ng mga pusa at kung panis na pagkain ang ibibigay sa kanila, baka magkaroon ng samot-saring bakterya sa kanila gaya ng salmonella. Kaya dapat dinodouble check natin ang mga binibigay natin na pagkain sa kanila. Tingnan mo ang expiration date at siguruhin may makukuhang sustansya ang fur baby mo sa kakainin nila. Umaagos na tubig. Laging inahabol ng mga pusa ang tubig na tumutulo sa gripo o water fountain. Mabuti na lang na maraming nabibiling water fountain para sa mga pusa. Kung ang pusa mo ay mahilig maglaro sa tubig, pwede ka maglagay ng tubig sa balde, kiddie pool o bathtub. Isa rin itong magandang exercise para sa kanila at pampalamig para sa panahon ng tag-init. Pagkakalmot. Gusto ng mga pusa mangalmot ng kung ano-anong bagay na nakikita nila. Ang scratching o clawing ay nakakatulong para tumalas ang kanilang kuko. Bukod dito, nakakatulong din ang scratching para gumaan ang kanilang pakiramdam. Imagine mo na lang sa tao na nag-inat kapag matagal na nakaupo o pagod. Kung mahilig mangalmot ang pusa ng mga bagay sa bahay, recommend na bilan mo sila ng cat post o cat tree kung saan pwede sila mangalmot hanggang sa magsawa sila. Lambing. Mapapansin ito sa paghingi nila ng atensyon mula sa kanilang mga amo. Kahit laging gusto ng mga pusa na mapag-isa, lagi silang babalik at babalik sa amo para sabihin nilang mahal ka nila. Iba nga lang ang paraan kung paano nila ipakita ito. Ilan sa mga signs na mahal ka ng pusa mo ay sa pag-purr. Nilalagay ang ulo sa braso o hita mo. Natutulog sa'yo, dinidilaan ka at marami pang iba. Kaya kapag nagpapalambing ang pusa mo, siguraduhin mong bigyan sila ng atensyon at lambingin. Maglaro. Alam nating mahilig ang pusa maglaro ng mga yarn o kahit anong tela. Ang paglalaro ay hindi mawawala sa mga rutin ng mga pusa. Siguraduhin mong bilan ang alaga mo ng mga laruan dahil ito ang paraan para pwede sila mag-exercise kung tamad silang lumabas ng bahay. Kung ayaw nila ng mga cat toys, mahilig din sila sa mga active na laro gaya ng hide and seek o tagu-taguan. Importante na maglaan ka ng oras para sa kanila kahit mga ilang minuto lang para makapag-bonding kayo at mabawasan ang stress mo sa mga gawain. Manghuli ng insekto o daga. Magugulat ka na lang na may binibigay sa'yo ang pusa mo.
isang patay na daga. Isa ito sa struggle ng mga cat owners. Ngunit isa itong gawain ng pusa bilang pasasalamat sa pagmamahal mo sa kanila at pagbigay ng pagkain araw-araw. Kinaugalian na ito ng mga pusa, kaya huwag ka magulat kung magbigay sila ng daga o insekto. Siguraduhin mong alisin ito kapag nasa iba na ang atensyon ng pusa. Manood ng mga ibon. Mapapansin natin na mahilig ang mga pusa na tumambay sa mga bintana. Gustong gusto nila panoorin ang mga ibon na lumilipad. Dahil mga prey sila o nakukuha nila atensyon ng mga pusa, kaya ng mga pusa obserbahan ang mga ibon sa loob ng ilang oras. Humihiga o umuupo sa harap ng laptop o computer. Ito ang pinakamadalas na mahilig na gawin ng mga pusa. Can I have my laptop back, please? Can I have it back? Ang dahilan dito ay komportable sila matulog malapit sa kanilang amo at gusto nila sila maging center ng attention. Mahirap sila palisin dahil maimbing na tulog nila. Kaya ikaw na ang mag-a-adjust para sa kanila. Ikaw, may alaga ka din bang pusa at anong pangalan? Alin sa mga ito ang gustong gusto niya? Comment down below yung kwento mo para malaman namin. So once again, this is Clark TV and I will see you guys on my next video. Peace out! Turista na pumunta sa isla na walang tao nang may lumapit sa kanila, gaya ng karanasan ni David Foster. Si David Foster ay isang Irishman na nagbabakasyon sa pamamagitan ng isang river cruise. Ang cruise ship na sinasakyan niya ay nakadock sa isang isla sa Brazil at naisipan niya bigla na maghanap ng barbecue. Ang isla ay parang disyerto na wala masyadong makikitang kakaiba. Habang siya ay naghahanap, may nakita siya na gumagalaw sa kabilang dako ng dagat.